Trek, halika, may kasalanan ka. Paliwanag ka. Hey guys, good morning. Monday. Papataba tayo ng talong. Ito, yarrow winner at saka puti. Pag-haluin na namin. Tira-tira lang namin to. Natin patabaan at gumaganda na yung presyo. Ayan o. Yung gandang bunga o. Marami na yan. Ayan o. Maganda na yung ano nya. Maganda na yung dating ng bunga nya. Kaya kailangan natin ng vitamins. Oh, lagsi, lagay na natin lahat. Bali isang kaban yan, tigkakalahati. Kasi yun yan, lalagay mo. Oo, lagay mo na lahat. Tapos patubigan para na may lalagay pataba. Usually hindi kami naglalagay ng ganitong pataba sa talong. Kaya lang dahil tira-tira lang natin yan, gagamitin na natin. Dapat complete ang nilalagay namin sa talong. O kaya ito lang, yara winner lang. Maganda dyan yung pala. Ay, gamit ko yung ulam na. Bali si Eddie tsaka si Patrick, sa mga nagtatanong pala kay Patrick, nandun sila sa farm 2, mag-grass cutter sila dun sa sitaw tsaka sa ampalaya. Nagdalawang grupo tayo ngayon para matapos ang trabaho. Silang ako ng diesel, wala ng diesel yung Optimus. Nakabili na nga pala si Mrs. ng ano, ng CCTV para dito sa rest house. Pero hindi ko na ipapakita kung saan ko ilalagay. Ayan, ganyan karami para masolve sila. So ito na yung Bermudang tinanim namin. Dito maganda. Kasi dito hindi masyadong, hindi maghapon nakabilad. Sabi kasi nung nag-deliver, yung nagbebenta niyan, maganda daw yan, nasisikatan ng araw.
Ito sa umaga nasisikatan, pero paghapon hindi na. Ito nakasentro sa araw. Mula umaga hanggang hapon nakabilad yan. Ayan, medyo naninilaw sila. Ito rin, ganun din. Hindi siya masyadong nasisikatan ng araw. Ibig sabihin hindi maghapon, pero ang ganda ng tubo. So, dapat yung tamang nasisikatan lang ng araw, hindi yung maghapon. Lagi namang basa yung tubig, yung lupa niya, lagi namin dinidiligan yun. Magat hapon. So ito talagang nanilaw na. Sana tumubo sila. Merong tumutubo. Yan, kadidilig lang yan. Ito ang ganda ng tubo. Kumapal na nga ito eh. Oh. Oh, diba? Kapal na. Ayan na guys, yung pipitasin natin oh. Yan ang hinihintay natin. Marami na siyang maliliit. Mga ilang araw lang yan. Ayan, maayos yan. Hintay tayo ng mga 4 to 5 days. Hindi 45 days, 4 to 5. Tapos itong kawayang maliliit. Ito actually pwedeng pang ano to eh, pwedeng pang bakod. Meron ako nakitang ganito kumapal. So, nagsisilbing bakod na siya. Doon sa San Carlos may nakikita akong ganyan. Kumataas din siya, kaya lang, siyempre pag sobrang taas na, ikakat mo na lang siya sa taas. Yung pantay-pantay, maganda rin siyang bakod. Kasi wala namang ano to eh, wala namang tinik. So, hindi ko lang alam kung pwede nating itanim na single-single para dumami sila. Sana pwede. Dito natin siya ilalagay. Yan, dyan. Para kahit pa paano, may lilim. Sa umaga. Ah, ito na yung bunga ng talong. Oh, ganda oh. Oh, diba? Meron akong bisita kanina dito at babalik daw yan. Pinagpitas natin ng talong. Kaya nakapag-intro ako tanghali na. Maga alas 7 na. Bumili nga pala ako ng pintura. Hindi ko alam kung tama to. Nanood ako sa YouTube yung tutorial. Kasi itong mga bakal ng extension ng rest house, gusto kong pakulayan ng ano, ng kulay kahoy, yung tinatawag nilang aspe. Kaya lang maproseso, maraming patong kailangan lihahin, kailangan ng sprayer yung compressor. So gusto kong subukan DIY. Gusto kong hindi naman tayo maselan dito lang naman sa bukid, basta wag lang siyang magmukhang bakal. So disclaimer, hindi ko po ito profession, hindi ko po ito ano, susubukan lang nating mag DIY kung uubra. So siyempre itatry muna natin dito sa ito na pinturahan na ng primer, epoxy primer. Try muna natin kung ano magiging itsura, kasi hindi rin ako marunong magtimpla ng pintura. Kung nakita ko sa YouTube yung meron silang yung tint color Rosiena, meron silang burnt amber. So try natin kung anong nangyayari. Baka sakali, diba? So ko lang magmukhang kahoy itong mga bakal na to.
Ay, ito na yung pinahiran ko. Pinatuyo ko lang tapos subukan natin lagyan ng ano, itong tint color na tinting color, tinting. Itong ano na to, burnt amber. Basahan lang gagamitin natin. Tingnan natin kung anong kalalabasan. You know, alam mo marunong. Mahabang proseso, maraming patong-patong yan. Meron pang top coat na tinatawag yan. Hindi lang ako marunong mag-design eh, pero ganyan yan. O, di ba? Hindi na siya mukhang bakal. Yung iba nilalagyan pa ng parang ano yun eh, parang buko. Oh, diba guys, pwede na. Hindi na natin kailangan ng compressor, spray. Pwede namang i-DIY. Tapos magtitingin ako ng ano, merong tinatawag na top coat dyan eh, para kumintab. Ayan, hindi, para sa mga gustong mag-DIY na kagaya ko, konti lang yan, ganyan lang. Tapos iguguhit natin yung basahan. Baka makatipid pa tayo dito. Kung sa bukid lang naman, hindi naman pambahay. Diba? Tapos ngayon, iguguhit natin yan para magkaroon siya ng design. Yan o. Tapos kasadahan po ulit natin para magkaroon ng design. Natin sa gilid. Ngayon, papasada natin ngayon to para mag-blend siya. Sumobre yata. Yan. Mild lang, mild. Yan, mild stroke. Maestro ko. Yan. Diba? Yun o. Kahoy na. Ito guys yung first coating natin. Pinaghalo ko lang yung burnt amber at saka yung raw sienna. Tapos ipapahid ko dito sa first coating dahil meron na siyang ano tawag nito? Epoxy primer. Ilalagay na natin to. Tapos pag natuyo na, saka natin lalagyan ng design. Guys, medyo tuyo na, lagyan na natin ang design.
ito na yung sinample ko, guys. Okay naman siya. Kulang lang sa design. Tsaka hindi siya makinis. Dahil hindi na tayo sumunod sa tamang proseso. Yan lang naman ang habol ko. Hindi lang siya plain na bakal na itsura. Diba? Ito yung tapos na, ito yung hindi. So ngayon, uulitin ko yung proseso ko dahil kanina hindi ako sigurado. Baka gusto nyong mag-DIY din kagaya ko. Ito yung ginamit ko. Bili ko ng wood stain, maple, tapos meron akong paint thinner, meron akong color tint na rose sienna, tsaka isang burnt amber. Yan, meron pa silang sinasabing sander sealer, lacquer flow, pero sa akin okay na to. Oh, pwede nating i-top coat ng sander sealer o kaya yung ano ba tawag nito, varnish na clear. Hindi na, hindi naman sa ganung kakakinta dahil hindi naman tayo sumunod sa proseso na lilihahin, ipopolitap. Yan lang naman ang gusto ko, simple. Hindi na matrabaho. So ngayon, magtitimpla ulit ako para konting ano lang, konting wood stain lang nilalagay ko, tapos sa thinner, tapos itimplahan na lang natin ito kung magagaya natin yung dating kulay. Ayan. Kita ng konti. Oh, ay sumobra. Lagyan natin itong pampa dark ng konti. Tapos itong roshena. Try ko muna dito kung ay medyo dark siya. Ah, tama lang. Pareho lang. Merienda. Ito po. Merienda po. Oh, ang ganda. Oh, siyempre, gagawa ba akong pake? Oh. Oh, kahoy. Baka na bang kahoy? Oh, pwede ka. Oh. Very good ka kaya ate. Ano, may alam ka, tanong na ba kung saan ako puting ano? Ayan po yung project natin maghapon. Ako pala. Eh sila nagpapatubig. O, di ba? Satisfied naman ako kahit na DIY lang. Diba? Magkakulay naman eh. Medyo dark lang ng konti. Pag natuyo yan, magkukulay na sila. Magiging magkakulay na. Okay. Sa ibang araw naman. Mas natutunan ko yung brush na ginupit, niliitan ko.
as yun ang pinang design ko kaysa dun sa basahan. Mas mabilis. So siguro mga kung titirahin ko yan ng mga dalawang araw pa, matatapos na yan. Pero kung kami lahat magpipintura dyan, baka isang araw makuha yan. Pero syempre, hindi naman natin maharap ng isang buong team yan, isang buong gym squad. Dahil meron tayong mga tanim. Ang problema lang sa bakal, medyo matagal siyang matuyo. Ito guys, yung pahid ng basahan. Tapos, ito yung pahid ng brush na ginupit ko, niliitan ko. Parang mas maganda siyang ipahid pag pagkaga-brush kaysa dun sa basahan. Okay, para dun sa mga gustong mag-DIY na kagaya ko, makatipid. Ito po yung mga binili ko. Yung wood stain, 480. 4 liter siya ata yun. Tapos yung color tint, tag na 90. Tapos dalawang brass, 70, 192 yung thinner. Ayan, 922 lang po yung nagastos ko dito. Marami pa akong malalagyan doon sa nabili ko na yun. Baka malagyan pa lahat yan. Kasi pag nagtimpla ka, manipis lang ang pahid, hindi siya... Pwede mo siyang ulitin, pwede mong doblehin, pero hindi siya ganun kagastos dahil meron siyang paint thinner. Kasi kung magpapa aspe. Medyo magastos tsaka maproseso. So kung hindi kayo maselan, pwede na yan. Maganda naman siya eh. Diba? Parang naka wood planks ako ah, yung hagdan. Kaso yung semento, hindi natin pwedeng ganyanin. Eh, maganda yan pagka napinturahan lahat na ganyan. Tama-tama, tapos na rin sila magpatubig, pataba. Kumasya? Asya yung pataba? Sige. Ayos. Ito, malinis naman dito. Yung gawi lang doon ang i-grass cutter natin, medyo madama yung pagitan. Pero yung puno, okay naman. Anong ulamin bukas? Kamanse, binataan. Binataan kamanse. Oo, tsaka pretong isla. Uy, flex mo naman yung dinamuhan namin ni Bing. Ah, nagdamo ba kayo? Ayos ah, linis ah. Oo. Oh. Mission, magpapapawis kayo para Trek! Halika, may kasalanan ka. Basa yan, basa. Huwag niya wakan. Agad na pala ng kulay nito. Halika. Uy, bakod no? Oo. Magpaliwanag ka sa kanila. Hinahanap ka nila. Sorry po, nagpabunot po akong ngipin. Hindi ko lang po kaya sakit eh. Ilay pinabunot ba? Dalawa? Dalawa yan, sa baga. Kasi si Patrick, isang linggo na niyang iniinda yung ngipin na yun. Kaya nagpabunot siya. Ang advice ng doktor, 3 to 4 days ng pahinga. So, Monday ngayon pa lang siya pumasok. Ayan, welcome back, Trek. Patingin nga kuya Olan, kakulay niya. Aso tingnan balatin kayo. Kakulay niya. Yung design niyo. Kakulay niya yung bakal. Baltic. Oh, parehas. Tara na. Baltic yung gera. Guys, kita-kita tayo bukas. Maraming salamat ulit. Tutuloy natin yan sa ibang araw yung project natin. Kanya, paalam na ka. Sa Gino. Kita-kita po tayo bukas.
Sanji. Baka tikit ka. Sanji.